ka-true parts, kumpleto na yung ating rekado. Sa binuguan, dalawang kalahating ng baboy pinahiwa na natin. Bakit baboy ginamit natin? Mahirap kasi linisin pag laman loob eh. So masyadong matagal, doble yung oras. So sa binuguan yan, may bawang sibuya, siling green. Siyempre yung dugo, no? ito yung unang piga. Ito yung pangalawang piga na no? may gata. So dito naman sa pansit, meron tayong 1/4 na baboy, tapos gulay, tapos yung atay balon-balunan. Mas masarap kasi yung pansit kapag ito yung sinasakop natin. Tapos, tip lang mga ka-true parts, ha, kung bakit minsan may mga to yung pansit, yung mahirap kunin, yung parang tuyong-tuyo siya, hindi siya makintab. Ang technique ko mga ka-true parts, itong pansit bihon ay binababad ko ito sa tubig no, bago lutuin. Hindi po totoo na pag binabad mo siya, parang siyang lalambot. Hindi po totoo yun. Matagal na po ako nagluluto. So, kailangan nyo po siyang ibabad para kahit yung sabaw nyo konti na lang, once na maluto kasi yung pansit, mamaya makikita ninyo, mas makintab siya at hindi siya tuyo-tuyo. So, yun po yung technique mga ka-two-parts. So, dalawang putahe lang to kasi mayroon akong meeting mamaya ng alauna. So, ngayon ay 11 na. So, lutuin na natin to mga ka-two-parts. So, hanggang mamaya. Good morning mga ka-Trupards. Welcome back to my channel. Papunta ako ngayon ng kabilang bahay kasi magkakaroon ng birthday celebration yung kapatid kong bunso. Nag-request na magluto daw ako ng special dinuguan. Hindi na ako nakapag-video sa palengke kasi kailangan kong umalis na maaga, may meeting din ako ng tanghali, dalawang meeting. So, kita-kita ko pa tayo mamaya. Nandito na ako sa kabilang bahay. Grabe, nakakapagod at ang dami kong lilinisin mga ka-two-parts. Tingnan nyo to. Dumi, oh. Grabe. Ano nangyari dito sa kwarto? Ligis muna ako bago magluto. Sobrang dumi. Pawis ko. Halos 2 weeks kami hindi naka-uwi dito dahil natatapat palagi ng Friday, Saturday yung mga activities. Thank you.
mga katrupards, tapos na ako maglinis. Sobrang dumi. Ngayon naman, i-ready ko yung mga lulutuin ko. Mga katrupards, naghihiwa na ako ng mga sangkap ng linuguan tsaka pansit. Mas maraming bawang, mas masarap. Mga katrupards, iba't ibang version ng dinuguan. Yung special din dinuguan na niluto ko ay dinuguan tikol. Although masarap din ang natikman ko yung dinuguan ng norte, yung tuyo, masarap. Pero yun, syempre, mas masarap, mas bias ako, no? Mas masarap yung dinuguan tikol. So yan yung lulutuin ko ngayon, kakapansin. Mga katrupards, piniprepare ko ngayon yung dugo, tapos yung nyog. Huwag kayong bibili ng ano ng pina ano yung pina gataan niyo na dapat yung buo lang. Tapos diyan niyo ilalagay ngayon yung nyog. Dito niyo siya lalamasin. Para yung magsilbing sabaw ng ano, magiging silbing sabaw ng dinuguan yung dugo mismo. Sa kanya siya lalamasin, tapos syempre sasalain nyo. Mga ka-true parts, napansin nyo meron akong ginamit na asukal dito. Hindi po kasi ako magamit ng betchin tsaka mga MSG kasi masama yun sa katawan. So wala namang pinagkaiba yung lasa, mas masarap pa nga kapag ginagamit nyo ay sugar. So wala kasi ako mabili kaya segunda na lang. Ang pinaka masarap kapag luto ay yung asukal na pula. So meron tayong toyo, no? Meron tayong mantika, meron tayong suka, no? Tsaka patis. Mga true parts, tayo po ay nagpapainit na ng kawa. Pag mainit na yung kawa, mga ka-true parts, lagay natin ng mantika. Lagay na po natin yung sibuyas. Unahin natin yung sibuyas para hindi masusunog yung bawang. Saan natin isunod yung bawang. Nag-brownish na yung ano, yung sibuyas saka yung bawang, saka yun natin ilalagay yung karne. Ayun mga true parts, brownish na, saka natin ilalagay yung karne. So, igigisa po natin siya sa loob ng 15 to 20 minutes, no, bago natin siya timplahan ng mga pampalasa. Then habang hinihintay natin mga ka-true parts na mag-isa siya ng maayos, gagawin ko ay maliligo muna ako para mamaya dire-diretso na ako sa aking meeting. Ay mga ka-true parts, nakaligo na ako. Pwede na ako sa meeting mamaya. So ngayon po kulong-kulo na siya. Gagawin po natin ay ilalagay na po natin siya ng pampalasa. Hindi dapat nang lalagay ng pampalasa sa una kasi
hindi siya lalong sisiksik. So, lalagyan natin ng paminta. Pamintang durog. Mas marami, mas masarap. Ngayon po ilalagay na po natin yung sugar. So 1 teaspoon. Lalagyan na po natin siya ng patis. Lawrence patis. Okay, pagkatapos ng lagyan ng patis, paminta at asukal, lalagyan naman natin siya mga katro parts ng suka. So dato puti. Ipapaksiw muna natin siya. So hintayin lang po natin mga katro parts na kumulo siya ng mga 10 to 15 minutes ngayon. Mga katro parts, ngayon titikman natin yung lasa muna. Sakto. So mga 5 minutes pa mga katro parts bago natin ilagay ngayon yung dugo. Ayan mga katro parts, may paksiw na. Okay mga katro parts, ngayon ilalagay natin yung pangalawang dugo. So, kailangan po habang ilagay niyo yung dugo, halo lang po ng halo, hindi pwedeng hindi haluin kasi mamumuo po yung dugo niya. Nakita nyo po, brown na siya. So pag nakita nyo pong brown na siya, saka ngayon ilalagay yung pangalawa, yung unang pika. Halo lang po ng halo. Mangangawit po ang kilikili nyo dito. Kailangan continuous lang po sa paghalo mga katro parts. Nakita nyo mga katro parts, para pa siyang tubig. So halo ka lang ng halo hanggang sa lumapot siya. Ibig sabihin, pag malapot na siyang maluto. Yung mga katro parts, malapot na po siya, no? Unti-unti. So pag ganito na po yung itsura ng dinuguan ninyo, sa kanyo ngayon ilalagay yung sealing green. Ito po, no? So continuous pa rin po sa paghahalo para mas luminamnam po ang ating special dinuguan. Kung napansin nyo po kanina, no, yung ingredients na nilagay ko ay tingin nyo konti lang. Hindi ko na po pinakita sa video na to yung mga special na pampalasa. Ito po mga katro parts, malapot na siya. Sinyo walang tigil sa halo mga katro parts kasi mamumuo yung dugo niya kasi hindi ito norte version, ito ay special dinuguan ng Bicol.
tikman natin habang ano. Yummy! Yung mga ka-troopard, sobrang lapot na niya. No? Sabihin, mga ilang minuto na lang ay luto na ang ating special dinukuhan. So, tikman ulit natin yung may laman na para... Perfect. Yan mga ka-true parts, luto na siya. So, malapot na ang ating special ginagawaan. So, gagawin po natin ngayon ay isasalin na natin siya dito sa isang kawali. Mga ka-troopards, luto na po ang ating special ginuguan. So, unset naman po ang ating lulutuin pagkatapos. Okay, mga ka-troopards, papainit na tayo ulit ng kawali para naman sa pansit bihon. Yung mga true parts, mainit na. Hindi pa. Meron mo? Sige lang. Ha? Ang mga ka-true parts, mainit na yung kawali. Unahin natin ulit yung sibuyas. Pag medyo crystallized na, sunod na po yung bawang. Okay na po yung ating sibuyas bawang, ilagay na po natin yung pork. Dapat ito mas masarap pa kung mayroon pang ano, shrimp. Kaya lang po, wala nang mabili kanina sa palengke, tanghali na. Sunod natin yung ano ito? At ay balon-balunan. So, pakuluin natin siya ng mga 10 to 15 minutes para maluto. Yung mga ka-true parts, lutong-luto na po yung ating mga sahog. Pag lutong-luto na po siya, saka natin ilalagay ngayon yung
gulay. Gigisa natin to ng another 5 to 10 minutes para maluto yung ating gulay. So ngayon, lagyan natin siya ng paminta. Mas marami, mas masarap. True part siya na. Siluto na yung ating gulay. Lagyan na natin ng soy sauce. Dato puti soy sauce. Mga ka-true parts, kanina nilagyan ko rin pala to ng brown sugar. Alin? Wala ka bang lagayan? Ano yung mga ka-true parts, lalagyan natin ng water. Sakto lang para ano, kasi yung basaan na yung ating pansit. Yung mga ka-true parts, kulong-kulo na. So, saka natin ilalagay ngayon yung bihon. Nakita nyo po, oh, malambot siya. Hindi siya tuyon-tuyo. Kasi binabad siya sa tubig. Nagbukas naman ako ng aking kamay. Yung mga ka-true parts, yung texture niya makintab at hindi siya tuyong tuyo. Para mas lalong kumapit yung lasa. Yung mga ka-true parts, ito na ang ating palset. Time para tumikim. Yummy.
Nakita niyo mga katrupards? Makintab siya, hindi siya tuyong-tuyo. So yun po yung technique sa pagluluto ng bihon. Binababad po muna yung bihon. Done na po magluto. Magbibihis naman ngayon ako para sa isang meeting ko kasi in-invite ako bilang speaker. So kita-kita tayo mga true parts, no? Mamaya. Hello mga ka-true parts, done na magluto. Ready na for the meeting. Hindi na ako magdadala ng kotse, magmumotor na lang ako kasi baka walang parking doon. So kita-kita tayo mga ka-true parts mamaya sa aking meeting. True Parts, nandito na ako sa community kung saan ako na-invite na speaker para sa leadership training. So anytime nag-start na yung program. Ang ating pong mga kasama sa 135. Siyempre, kung kakatakot na magpagdala-dala mo dito, mga leader mo. Mga baitahin na ito. At meron po tayong guest. Di ba? Ang mga taga Toribio Property. Yung pabahagamit ni Toribio. Nasaan po sila? Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagdala. Sige po. So bago po tayo magpatuloy sa pagpapaliwanag, ano na yun, pagnahan ang ating po na tipili ngayon. Sige, salamat po. Kaya ganyan? Okay. Okay, sir. Alin niyo po sa totoo lang po, ha? Okay, gusto niya, pinupusuhan niya ang mga tao. Gusto niya ang tao ako masasabi. Yung ba? Kasi mahirap yung sa sarili mo lang. Tama po, tama. At syempre, alam ko naman, nandito pa yung sarawiyo, hindi naman dito sa pabungay. Alam niyo po, yung chapel. Ibig sabihin, ang chapel po ay pwedeng gamitin din ng mga samahan basta kami nag-uusapan ay may kaugnayan sa katiyaman sa paninirahan sa segment ng kontro. So, dahil po ang ating agenda o ating topic ngayon ay may kaugnayan dyan, so hindi po tayo paalasin dito. Hello po sa inyong lahat. Nandito na po pala sa tabala ng mga representative ng iba't ibang chapter. Meron po tayo mga bagong chapter mula doon sa Area 6, na Maria Vip. Meron pa tayo pala atin sa... Yeah, ito pa siya din sa story. Area 6A, tapos yung Area 5B. Yan, Lisa. Tapos, 135. Andito po yung isang 85 chapter ng CPSR sa mga pinagpokdan ng Sawyo. Negosasyon, pakikipaglaban, laban kasi talaga ang termino ginagamit, pakikipaglaban natin ng ating karapatan. Alam niyo naman, ang ahensya sa karanasan, karapatan mo na, pinaglalaban mo ba? Diba? Hindi ibibigay sa'yo ng pusa. Pagbinigay naman sa'yo, parang kung ano yung bigay sa'yo, yun na yun. Diba? Parang huwag ka nang magreklama, binigyan ng akit eh. Parang yung kasabihan ng mga politiko na binigyan ka. Nangako na nga kami sa'yo, puso mo ito pa rin ka eh. Di ba yung mga ganun? So, yan yung iniiwasan natin na ang gobyerno may nakasanayan, may norms, di ba? Halimbawa, issue ang pinag-uusapan dito. Tama? Okay, yung ating mga laban sa pamilya. Ayan. Pangalawa, hindi naman talaga mga bagong-bago ang mga samahan.
Ang ginawa lang po natin, may mga lugar. Kasi, ang Alma Nova po kasi, mamaya ipapakita natin sa presentasyon. Ang Alma Nova po kasi nakaparalel ang kanyang pagkakatayo kung saan ang mga apektado pamilya. So basically, ang member ng Alma Nova, apektado ng Segment 8.2. Kaya nga po, wala tayong miyembro o samahan na nasa labas. Kaya nga sila ang to-review guest natin eh, kasi nasa private property sila. So yung po yun, nasa nakaparalel sa loob ng Segment 8.2. Yung Alma Nova, mga dekada 90 po, nandun na siya. Ngayon, meron tayong mga members ng mga organizations. Along the way, sa haba, ilang dekada ng pag-organisa, merong mga nanatili kasama ng Alma Nova, merong mga ilan na nag-option na umiwalay at magsarili. Na hindi naman natin mapipigilan, karapatan naman nila yun. Pero syempre, with or without them, ang Alma Nova ay magpapatuloy. Ngayon, ang tanong, anong gagawin natin doon sa mga lugar kuya? Nag-initiate po ang Alma Nova na mag-meeting ang lahat ng mga samahan para maklaro ang membership. So nagharap-harap na convergence po doon sa Barangay Hall kasama ang namabasa. So ang napag-agreehan doon, mag-stick kung saan sila, papiliin ang mga tao. Kung gusto nyo ng namabasa, namabasa kayo. Kung gusto nyo ng Alma Nova, Alma Nova kayo. At the end of the day, para sa pinaglalaban natin. At yung mga consultation, hindi ko kami magpapasya doon nang hindi nababasa inyo. Okay? Kasi ang hiling natin sa kanila, ipresenta muna nila ng payo sa atin. Saka tayo magkukomento, o tayo naman, may sarili yung plano, inalaban natin sa kanila. Ano po ang gagawin? Okay? Yung mga resenyo, advance information po ito sa inyo, ang Alma Nova, makikipag-partner pa tayo. International. JICA. Tuturuan nila tayo paano i-design nyo ang mga building. Alam naman natin ang gabay. Kung gano'ng pang-design. Mag-design nyo ng mga maliliit na unit, di ba? Pero mga minimalist nila yung gabay. Tsaka resilient ang mga, dahil sanin sila sa lito, mga gano'n. So, ibig sabihin, i-consider yun sa design. Okay? Yun. Ngayon, para lang yun sa project, para alam natin, dyan na nagtayo yung mga bahay, punta na kayo. Parang end user lang. Dito hindi. Dapat sa design nyo, alam natin. Kasi ito yung tayo tinirabang buhay eh. Diba? Yun. Pangatlo pala kasi ng Alma Nova sa aspeto na una, sustainability. Pangalawa, komunikasyon at koordinasyon. At yung pangatlo, maayos na sistema. Bawal mo sa atin ang barabaga. Bawal mo sa atin ang laging nabibigla. Kailangan laging may sistema at mga proseso. Binubuo po tayo ng 13 to kalasaman, hindi pa kayo kasali dito. Wala sa barangay Bagbag, kasi dyan ay hindi na-update. Yun, yung mga sa Bagbag po, yung Caramel Umpang, yung mga Neighborhood Association sa bandang Kings Point po ito. Yung sakit, nandito si Ate Lydia, dito po sa may bandang Abbey Road, kasama po natin sila. Sa unang-unahan po, sa mga pinagpala sa Ibayo Road, sa Ibayo, mga kasaway, buhay pa naman ako. Kasi sana pala, may mga tao dyan, hindi mo kilala, binabantayan ka. Kasi kilala ka nila, di ba? So yun, pag leader ka, mahal ka ng mga tao. Diba? Pag leader ka, dapat example ka. Kaya mawala ang mga bagay-bagay na hindi mga kabuti. Kasi tinitingnan ka nila eh. Ang ngayon lang po. Ang tanda ko na. So, nakita ko po yung buho ko. Yung buho ko po ay may ang dami niyang puti. Puti na. Siguro mga 28 years ako. 28 years ago. Ako po ang pinakabatang miyembro ng steering committee ng Alma Nova sa Barangay Bagbag. Yung anak teatro po ang kinakatawan na samahan. So, dito rin yung boundary ng Bagbag, Chodoro. Chodoro Toribio. Tama ba? Ang pagulong lupain. No? Sino ba ang claimant niya? Si Rile, si Toribio. And then, yun po yung pinagdadaan niya sa Bagbag kasi meron yung part ng Bagbag. So,
Ha? Sali mo ba din? Okay. Okay. Nagpa-video talaga. Nagbi-video ka ba? Video ka lang, picture lang. Video ka lang. Nabahala na yung dalawang barangay dyan. Nabahala na yung dalawang barangay dyan. Pero, hintayin na lang natin ang resolution ng korte kasi meron nang lumabas na bagong kaliman. Si Efren. Mga ka-true parts, tapos na ako mag-talk ng aking presentation sa mga tao. Sa konteksyo ng tamang informasyon at preparasyon. Yung pagluto ko kanina ng ginuguan tsaka ng pansit nilalagay ko sa description box paano yung pagluto na masarap. Sa lahat po na nanonood ng video na to, huwag pong kalimutan mag thumbs up, i-click po notification bell at the same time po mag subscribe po sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na vlog po, maraming salamat. Shall we begin?